Hello guys! Welcome back to my channel. At ngayong video ay pag-uusapan natin kung magkano yung nabili kong pares na dalawang pares doon sa kaibigan natin sa Angono Rizal. So, pag-usapan na natin ito ngayon. Wait lang, akit na ako. So, binago ko ulit yung aking pwestuhan dito. So, di ba nung una, ito, siksik yan dito. Pero ayan, hinusog ko na yan dyan para dalawa ang nakaharap dito, tapos dalawa ang nakaharap dun sa kabila. So, ito ang ating bagong setup. Ito yung bago kong setup. Tapos, sana, ayan o, ayan sila. Okay, so pag-usapan muna natin ito. Itong, wala, nasa loob sila. So, bibigyan ko muna kayo ng advice para galing sa akin kung gusto nyo magkaroon ng mga high mutation na mga ganito na meron na ako. So, syempre, una, kailangan nyo ng, tamang budget para sa mga high mutation na gusto nyo. Tulad ng mga opaline, ng mga pale fallow, or ng mga ewing na may halong kakaibang, mutation. So, ganun. Kailangan nyo na tamang budget kasi kung wala kayong budget na pambili ng magandang ibon, hindi kayo makakahanap. Hindi kayo makakabili ng sa ganitong budget lang. So, syempre, kailangan nyo maglaan ng malaking budget dyan para magkaroon kayo ng mga alagang ganon. Tapos, tulad itong aking back-to-back opaline dito sa ilalim, ito, yung back-to-back opaline ko dyan ay kung naalala nyo, ang nabili ko to ng, nasa sila, nabili ko to ng 4,000 pesos. Ayan. Knock-knock, ayun ang hin. Molting pa rin siya. So, itong back-to-back opaline ko ay 4,000 pesos to kasi back-to-back lang sila. Wala silang halong dugong mga pale fallow, split pale fallow, no, mga split blue something na mga ganyan. Sadyang back-to-back opa lang sila. Opaline lang. Kaya 4,000 ko sila nabili. Ito, bata pa lang. Nasa 6 months going to 7 months ata na siya kasi molting pa rin siya. Tapos yung cock na dito sa loob, ayun niya, mature na to, nagpapakain na to, gusto na rin nitong pumatong, kaya isya ay maghihintay dito hanggang sa mag-mature siya. So, ito yung cock natin nasa loob ay lumabas. Tapos, ito namang nasa taas dito, ano sila? Oh, wala, nasa loob. So, itong nasa taas natin ay parehas silang split opa. Parehas silang split sa pale fallow. Nalabas kaya sila? Ay, buksan ko na lang. Oh, hello. Nandiyan pala kayo. Wait lang, delikado yung pinto natin. Hindi bunga maba. Ayan na, wait lang. Ayan sila. Ayang dalawang yan, sabi ay silang dalawa daw ay split sa pale fallow. Pareha silang split sa pale fallow. Bali, nabili ko to dati na 2,500 or 2,000. Hindi ko na maalala kasi February 14 ko to nabili eh. So basta libo din ang bili ko dito. Parehas daw silang split pale fallow na magkakaroon daw, na chance daw magkaroon ng ulamata. So kung magkaroon man sila ng inakay or magkaroon sila ng kung magmate man sila tapos nagkaroon ng itlog hanggang sa magkaroon ng inakay, may chance daw na magkaroon ng pulamata. So kapag nagkaroon sila ng pulamata na inakay, paniguradong pareha silang split sa pale fallow. Tapos ito namang baba natin, normal lang yan ng mga ibon. Ayan, tignan nyo. Nangangati, gustong-gusto na namang pumatong kay Maha. Ayan. So, inasilip natin tong itlog ni Maha, meron siyang apat na itlog, tapos lahat yan fertile. So, ayan na lang natin sila. Tapos dito, balik na tayo dito. So, itong nabili nating ayan, dito na lang. Wala na, pumasok na. Ano ba yan? Medyo may lap sila ngayon kasi bago pa lang sila.
ano, ilang araw pa lang, Sabado, Linggo, Lunes, tapos ngayon, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, o Tuesday pa lang kasi ngayon, ayan, andyan sila, knock knock. Katok, katok, katok. Eto, itong Vayo na to, sabi, isa daw ay isang Vayo, pastel, opaline hen. Ayan, yung puti. Ayan, opaline daw yan. Ang ganda tignan. Tapos itong kapartner niya, ayan ay isang normal green na split siya sa far blue. So, magkakaroon sila ng anak na kapag nangitlog, magkakaroon sila ng inakay na far blue opaline someday kapag mag-itlog ulit. So, nabili ko sila ng 2,500 sa kaibigan ko doon sa Angono. So, yung napag-usapan namin nung nakarang video yung mga visit aviary, ayun, doon namin siya nabili. So, ayan yun, 2,500 silang dalawa. May itlog na, so proven pair na sila. So, pero wala pa silang itlog dito sa akin. Abangan na lang ulit natin silang dalawa na mag-itlog yung hen, na mag-mate silang dalawa. So, ayun. Tapos doon naman tayo sa kabila. Ano natin yung kabila? Ay, bali, diba? Ayan, oh. Binigay ko na sa kanila itong buo. Yung nandito sa kabila, binaba ko na sila dito sa flight cage. Ayan, binigay ko sa kanila yung buo. Ayan. As ito yung wild type natin. Ayan. So, dito. Ayan. Kakatukin ko muna sila. Ayan. Ito ay isang far blue ewing. Ayan, far blue ewing. Tapos, ito ay isang normal green fisher na split sa blue. So, kung magkakaroon sila ng inakay, kung magkakaroon sila ng inakay, magkakaroon ng far blue na turquoise. So, gaganda yung pakpak ng inakay nila. Magiging turquoise yung ano, yung kulay ng pakpak, tapos mahaluan pa ng ewing kung mahaluan ng dugo ng ewing. So, nabili ko sila ng 1,500 pesos. So, 1,500 pesos lang sila, kaya binili ko agad sila. So, sabi, proven na din daw to. Tapos, sabi rin sa akin na buntis daw yung hen, pero hindi ko pa masyadong nakikita yung visual ng egg doon sa kwetan ng far blue ewing hen natin kasi lagi siyang nakatago, lagi siyang lumilipad-lipad, hindi ko ma-visual sa kanya yung itlog dun sa kanyang kwetan. So ayan yung ating dalawang bagong breeder dito sa ating ibunan. Ito ay isang far blue ewing, ito ay green fisher split sa blue. Magkakaroon sila ng inakay na turquoise far blue someday. Tapos yung nasa kabila, ito ay isang pastel bayo opa hen. Tapos ito ay green fisher split sa far blue. Tapos ayun, ang iingay ng mga ibon natin dito. Wait lang. Ayan, no, medyo tumahimik na sila. Tapos nandito na sa taas. Ayan, maingay na naman. Ayan, ito yung mga parakit natin. Nilipatan natin sila dito sa itaas. Tapos, siyempre, yung ipot nila ay pababa dito. Kaya, ang ginagawin ko mamaya ay... Hindi, ngayon ko na gagawin. Bali... Opo, kayo maarte. Lipad-lipad pa kayo. Yan, kailangan natin ayusin yung kanilang perch. Yan. Tapos dun sa kabila. Para kapag umipot sila, dito lang. Dito lang. Hindi matatama doon sa patukan nila o kaya sa inuman. Inumin. Tapos dun naman sa kabila. Ayusin din natin. Excuse me. Yan. Ipat lang natin. Sa tusod. Yan. So, ganyan ang setup nila. So, yun. Kaya ako pala nilagyan ng ano dito, ng harang, kasi lagi na silang nakatambay, lagi silang tumitingin dito sa mga bago natin, baka magkaroon ng problema sa pagpapares dito sa
dalawang pares na to, baka ma-interesado sila doon sa mga ibang ibon dito, kaya hinarangan ko muna. Mahirap na kung hindi nila pares ay mga kasama nila sa cage, kasi ang hirap-hirap magpares, ang hirap-hirap maghintay ng ano, ng tamang breeding, ng tamang process, ng tamang ng tamang pares. Kaya hinarangan ko na lang muna para ma-limit yung kanilang pagsisilipan dun sa kabila. Tapos ayun, kaya ako sila binigay yung, kaya ko binigay sa kanila yung buong cage na yan, kasi binaba ko yung dalawang pares din dito sa baba. Ayan, etong dalawa, ito yung magkapares nung nandito sa taas sa cage. Tapos yung isa, asa na? Yung isa pala, i-swap ko sa isang green perso din. Asan yung green perso? Ayun, ito yung green perso na in-swap ko sa isang blue na isang ibon ko. Basta na hen, blue perso hen. In-swap ko siya dito sa green perso hen din. Tapos ayan, dumadami na yung mga ibon natin dito. Tapos nagbabalak na akong ubusin lahat to, mga ibon natin dito, kasi kailangan kong mag ipon pambili ng isa pang high mutation natin, yung pale fallow. Kailangan ko pang bumili ng isang high mutation na pale fallow. Huwag kayong maingay, ito vlog ako. So ayun, kaya ko sila gustong ibenta yung mga nandito sa baba para makapag-ipon pa ulit na pambili ng pale fallow, na visual na ng pale fallow. So ayun yung balak ko ngayon, kaya gusto ko na silang ubusin dito. Tapos kaya rin kung gusto kong ubusin to para itong flight cage natin dito, baguhin ko na. Kakalahatiin ko na yan sa gitna. Ayan, kalahati sa gitna para madali ng, para hindi masikip dito. Bali, gusto kong kalahatiin to para yung isa nandito, tapos yung isa nandito, para marami tayong mapaglagyan pa. Kasi kapag dito, rambo lang sila eh. Kaya medyo mahirap. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ibibenta ko dito. Tapos, paunahan na lang kung sino gusto bumili. Bali, ang process ng transaction ko dito ay gusto mas maganda kung pipick upin nyo lang. Kasi, ang hirap talaga kapag ipapadeliver. Kasi, alam nyo naman na may ibang time na nakakatakas yung mga ibon. Minsan, naliligaw pa yung mga ibon. Ayun, ganun. Bali, mas maganda talaga kung pipick upin nyo. Kaya mas maganda kung malapit lang din kayo sa akin. So, pakita na namin sa inyo kung ano yung ibon na ilalabas ko dito. Okay? Wait lang guys. So, ito na, nakuha na natin. Bali, i-ID natin sila dito sa labas para mas maliwanag. So, ito silang dalawa. Ito ay isang banded pair sa flight cage na halos mag-iisang buwan or dalawang buwan na ata silang magkapares doon sa flight cage. So, ayan sila. Ang gender ng GP Pied, ito, ang GP Pied ay isang kakto, lalaki to. Tapos, itong move natin ay isang hen. So, kung makikita nyo naman sa size nila, mas maliit yung GP Pied kasi kak siya. Yan. Sobrang liit niya talaga sa personal. Yan. So, kung gusto niyo silang bilhin, dito lang kami sa eto, Paulina Building. Ayan, Paulina Building sa Pateros Comun. Kung isa-search nyo lang sa Google Map, Pateros Comun. Ayan na yung comun na yan. Tapos, eto lang yung bahay namin. Eto lang yung terrace namin. Nasa harap lang ng building na yan. Tapos, ibibenta ko sila ng 2,000. Ayan. Pick up lang po, guys. Hindi ko siya pwedeng i-deliver kasi syempre ayokong magkaroon ng problema sa ibon ko, para maganda din yung ano, yung travel ng ibon kung kayo ay mag-pick up, 'di ba?
Ayan. So, ayan sila. Kung interesado kayo, huwag na kayo mag-comment dito sa video na to. Diretso na kagad kayo sa aming Facebook page at mag-PM na agad kayo na interesado kayo sa ibon. So, ulitin ko lang. Ang GP Pied ay isang cock at ang move person natin dito ay isang hen. So, 2,000 pesos po sila. Pick up lang dito sa may Pateros Kumon. Ayan, sa Pateros Kumon. So, ayun lang guys ang ating video ngayong araw. Kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin nyo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Tapos kung interesado kayo dito sa aking banded pair na GP Pied X Perso Move, ay mag-PM na agad sa aming Facebook page. So, babalik ko na to. At salamat sa mga sumusuporta pala sa ating channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.